Hello mga ka-farmers! Welcome back sa aking YouTube channel, Ona Backyard Farm. For today's video mga ka-farmers, ay gusto ko pong i-share sa inyo kung paano ba maparami ang biik ng inahing baboy. Pero bago yan, para sa mga ka-farmers natin dyan na hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo at i-click ang notification bell para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming videos na i-upload. Huwag niyo pong kalimutan na mag-like, comment, at share para malaman din na iba nating mga ka-farmers. Hello po sa ating mga subscribers and viewers. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat. Sa ating mga ka-farmers na mayroong katanungan, feel free to message us through our Facebook page on a Backyard Farm at pwede din kayong mag-comment sa isa sa ating mga videos dito sa ating YouTube channel at sasagutin po natin yan as soon as possible. So mga ka-farmers, for today's video ay gusto kong i-share sa inyo kung paano ba natin maparami ang biik ng ating mga inahing baboy. Kahit na sinong mga magbababoy mga ka-farmers, yan po ang goal natin. Kami mga ka-farmers, palagi talaga kaming nag-aim na aabot ng 10 or more than 10 ang piglets ng aming mga inahin. Good thing itong panglimang inahin natin ay 14 po ang nagiging biik. So, nakakatuwa po ang ganyan mga ka-farmers. So, yung panglima kasi nating inahin ay ito po ang bagong nanganganak ngayon. Kapag mag-aalaga tayo ng inahin mga ka-farmers, dapat meron po tayong kaunting knowledge tungkol dito. Lalo na sa pagpapabulog at kung ano ang gawin pagkatapos mabulugan mga ka-farmers dahil malaki po ang contribution nito para maparami ang mga anak ng ating mga baboy. Napaka-importante po ng ganyan mga ka-farmers. Nung nagsimula po kami, yung may knowledge lang po ay yung asawa ko. Siya po yung may knowledge kung paano ang pag-aalaga ng baboy. Pero habang tumatagal mga ka-farmers, ay natuto rin ako dahil mahilig din ako manonood ng mga videos at syempre mga ka-farmers, tumutulong din ako sa aming babuyan. Meron ding tumutulong sa akin mga ka-farmers sa babuyan kapag nasa trabaho yung asawa ko. Yung papa ko po yung tumulong at yung isa mga ka-farmers, yung binata ay si John Fred. So sila po yung tumutulong sa akin sa aming babuyan kapag wala po yung asawa ko. Then yung husband ko, meron siyang counting knowledge mga ka-farmers at nanonood din kami ng mga farming videos kung paano ang gawin ng mga ganito, ganyan. So habang tumatagal mga ka-farmers ay natuto talaga tayo. Almost 7 years na po kami sa negosyong ito mga ka-farmers. So meron na tayong mga ideas kung ano ba ang gawin natin para maparami ang biik ng ating mga inahin. Meron po yung mga bagay na dapat gawin at hindi dapat gawin mga ka-farmers para magiging matagumpay po ang ating pag-breed. So kung gusto nating magsimula sa pag-iinahin mga ka-farmers, it is either bumili tayo ng biik at palalakihin natin hanggang sa dumalaga na ito. Or pwede din mga ka-farmers na bumili tayo ng dumalagang baboy na. Mas madali tayong makapagpainahin mga ka-farmers kapag dumalagang baboy na ang binili natin. Ngunit, mahal na po ang presyo. Kaya itong sa amin mga ka-farmers, nagsisimula talaga kami sa biik at pinalalaki namin. So, biik lang yung binili namin mga ka-farmers. Pero kung tutuusin, almost the same expense lang sila mga ka-farmers dahil kapag biik, syempre papakainin pa natin hanggang sa magiging dumalaga ito. Whereas kung dumalaga na mga ka-farmers, ilang months na lang ang hihintayin natin at maglalandi na po yan kapag nasa tamang edad na. So it is for you to decide mga ka-farmers kung ano ba ang gagamitin ninyo para makapagsimula sa pag-iinahin. Ang pagbibili ba ng biik or dumalaga po ang bilhin ninyo. So if you can afford na gilt na po yung bilhin ninyo mga ka-farmers, so mas mabuti na po yon dahil hindi na po kayo maghihintay ng matagal para magkakaroon kayo ng inahin. So itong mga inahin natin dito mga ka-farmers ay silbi anak na po ito ng biik na nabili namin sa Siliman Farm dahil matagal na po kami nakabili doon mga ka-farmers. Then yung breed nila is Landrace at saka Large White. So yung mga expert na sa pag-aalaga ng baboy mga ka-farmers, maka-identify na sila kung saan dito sa kanila yung Large White at saan din sa kanila yung
land race. So kung dumalaga na ang inyong bilhin mga ka-farmers, meron po kayong dapat tandaan lalo na sa pagpapabulong nito. Dapat po na pabulugan nyo ito na nasa edad 7 to 8 months na po. Ang baboy mga ka-farmers ay usually maglalandi iyan pag abot ng 5 to 6 months. Pero hindi pa po tama mga ka-farmers na pabulugan nyo agad kapag aabot na sa edad na yan. Tayin nyo po muna na aabot ng 7 to 8 months ang inyong dumalagang baboy mga ka-farmers. Ang rason po na hindi pa pwede pabulugan ang baboy mga ka-farmers at the age of 5 to 6 months dahil masyado pa pong bata ang baboy natin kapag nasa edad na yan. At dahil masyadong bata pa po yung baboy natin mga ka-farmers, so hindi pa po prepared ang kanyang reproductive system para mag-alaga ng mga biik sa loob ng sinapupunan nito. Kaya merong ibang magbababoy mga ka-farmers na pinabulugan nila ng maaga ang kanilang baboy, lalo na at 5 to 6 months, meron pong dumating na makomplikasyon pag ganyan mga ka-farmers. Minsan, madaling makal yung inahin natin at pwede din na kaunti lang po yung magiging biik ng ating mga inahin. Then, tandaan ninyo mga ka-farmers na kung madaling makal po yung inahin natin, so hindi po natin mapakinabangan ng matagal ang ating inahin. Then, kung paabutin natin ng 7 to 8 months mga ka-farmers, matured na po ang kanilang reproductive system and of course mga ka-farmers ang kanilang pag-iisip, kaya maaalagaan na po nila ng maayos ang kanilang magiging biik. Kaya kung meron kayong dumalagang baboy mga ka-farmers at naglalandi na sa edad na 5 to 6 months, huwag nyo po munang pabulugan agad. Palipasin nyo po muna mga ka-farmers. Hintayin nyo po muna ang tamang panahon. Dahil sa edad na yan mga ka-farmers, 5 to 6 months, hindi pa po yan ang perfect time para pabulugan sila at mabuntis. So dapat maghintay po tayo sa tamang panahon mga ka-farmers. Kahit na maglandi pa po yan ng mga pang-apat na beses, pang-lima mga ka-farmers, basta nasa edad 5 to 6 months pa po, huwag niyo po munang pabulugan. Palipasin po muna natin. Dahil hindi pa po ito ang tamang panahon mga ka-farmers. Kung sa tao pa mga ka-farmers, nasa minor age pa. So hindi pa pwedeng mag-boyfriend or what mga ka-farmers, you know, masyado pang bata. So bawal po muna sa ganyan. So the same sa baboy mga ka-farmers. Meron din silang tamang edad na pwede nating pabulugan at pwedeng mabuntis. Kawawa naman ang matres ng baboy mga ka-farmers kapag nagbuntis siya at masyado pang bata. Then yung katawan kapag bata pa ang baboy mga ka-farmers, imagine 5 to 6 months na baboy mga ka-farmers, hindi pa po masyadong malaki ang katawan niyan. So hindi pa siya capable na mag-carry ng mga biik sa loob ng kanyang sinapupunan. Kaya dapat po natin iwasan ang ganyan mga ka-farmers, lalo na kung dumalagang baboy na ang binili natin. So, wag po muna nating pabulugan at 5 to 6 months mga ka-farmers dahil masyado pa pong bata ang ating mga baboy at hindi pa po matured ang kanyang reproductive system. Dapat po na hintayin muna natin na aabot siya ng 7 to 8 months mga ka-farmers at yan na po ang perfect time na pabulugan natin sila at magiging buntis. Kahit na paulit-ulit po yung naglalandi mga ka-farmers, basta nasa edad 5 to 6 months, big no-no po mga ka-farmers. Huwag nyo po munang pabulugan. Hintayin lang po natin na aabot ng 7 to 8 months dahil yan po ang perfect time para sila ay magbuntis. So yun po ang dapat ninyong tandaan mga ka-farmers kapag gusto nating magsisimula sa pag-iinahin. Dapat po na hintayin muna natin mga ka-farmers na mag 7 to 8 months ang ating baboy before natin pabulugan. 6 months below mga ka-farmers, huwag po muna nating pabulugan kahit na paulit-ulit po yan na naglalandi. Then kapag sa inahin naman mga ka-farmers, meaning yung nakaanak na, after 5 to 6 days na iwalay ang kanilang mga biik mga ka-farmers, basta tama lang po yung pagkain, vitamins, tubig sa ating inahin, babalik na po yan sa paglalandi. So, ganyan po kadali mga ka-farmers, basta nasa tamang kondisyon lang ang pangangatawan ng ating inahin. So, kung napapansin ninyo mga ka-farmers na nagsisimula na sa paglalandi ang inyong inahin,
After iwalay ang mga biik, so magbilang kayo simula sa unang araw ng paglalandi. At sa pangatlong araw, mga ka-farmers, yan na po ang time na sila ay naka-standing heat. So, that's the perfect time na pabulugan natin ang ating inahin. Malalaman naman po natin, mga ka-farmers, kung nagsisimula ng maglandi ang ating inahin dahil maingay po yan, walang gana kumain, at syempre, mga ka-farmers, mag-swell po yung ari niya or mamamaga po yung ari niya. Mamumula po yung ari ng inahin, mga ka-farmers, at medyo lalaki siya. So, isa po yan sa indikasyon na naglalandi po sila, mga ka-farmers. So, tandaan nyo po na sa pangatlong araw sa kanyang paglalandi, that's the perfect time na dapat pabulugan natin ang ating inahin. So, pwede natin gamitin sa pagpapabulog, mga ka-farmers, either artificial insemination or AI, at pwede din na barako. Pero dito sa amin, mga ka-farmers, yung nakasanayan talaga namin is barako. Nakatry kasi kami nung bago pa talaga kami sa pag-iinahin, yung nag-start pa kami, mga ka-farmers, hindi kasi maganda yung resulta sa AI na ginagamit namin. So, simula noon, mga ka-farmers, nagbarako na po kami. Dati, bumili kami ng sarili naming barako, mga ka-farmers, pero additional expense lang siya dahil hindi naman po palagi siyang nagagamit. So, naka-decide kami na ibenta na lang, mga ka-farmers, at meron namang maraming service providers dito, merong nagmamay-ari ng barako, at pumupunta lang sila dito sa amin. Yung bayad po is isang biik kada panganak ng inahin. So, tatawagan lang namin yung may-ari ng barako, mga ka-farmers, kung napapansin namin na nagsisimula ng maglandi ang inahin. So, i-check niya yan dito kung kailan ba ang perfect time na pwede nating pabulugan ang inahin. Yung barako kasi namin dati, mga ka-farmers, hindi siya na-trained dahil yan pa lang mag-aalaga tayo ng barako, mga ka-farmers. Kailangan pala yan na i-train. Pero yung sa amin, dahil bago pa kami sa pagbababuyan, so hindi pa namin kabisado or hindi pa namin alam na kailangan pa lang i-train kapag mag-aalaga tayo ng barako, mga ka-farmers. Dahil hindi pala yan kakasta sa inahin kapag hindi siya na-train, mga ka-farmers. Medyo hindi niya alam. So yun, mga ka-farmers, kapag napapansin nyo na ang inyong inahin ay naglalandi na, papabulugan nyo po yan sa ikatlong araw ng kanyang paglalandi. So it is either artificial insemination or barako po yung gagamitin ninyo. Ang ikatlong araw po ng paglalandi, mga ka-farmers, yan po ang perfect time na dapat pabulugan ang ating inahin. Pwede pa rin po sa ika-apat na araw, mga ka-farmers, pero sa umaga. Pero usually, ginagamit namin ang ika-apat na araw, mga ka-farmers, follow-up na lang. Lalo na kapag yung ginagamit ninyo, mga ka-farmers, ay yung artificial insemination or AI, I would suggest, mga ka-farmers, na mag-follow up talaga kayo sa ika-apat na araw. Pero kung ang baboy ninyo na naglalandi, mga ka-farmers, ay dumalaga pa po, mas madali po kasi ang estrus period ng dumalagang baboy, mga ka-farmers. So, ang dapat niyo pong gawin ay magpapabulog kayo sa ikalawang araw ng kanyang paglalandi, mga ka-farmers, at mag-follow up kayo sa ikatlong araw ng kanyang paglalandi. So, kung napapansin ninyo na ang inyong dumalagang baboy ay naglalandi na po, mag-count po kayo ng day 1 at saka day 2. Pagka day 2, mga ka-farmers, dapat po napabulugan ninyo agad ang inyong dumalagang baboy. At day 3, mga ka-farmers, sa umaga, dapat po na mag-follow up po kayo sa pagbubulog ng inyong dumalagang baboy. Para po makasure tayo na mabubuntis talaga yung dumalagang baboy natin. Alam nyo, mga ka-farmers, ang dumalagang baboy ay mahirap mabuntis dahil minsan hindi natin napapansin na naglalandi na pala itong mga ka-farmers. Lalo na po yung mga silent heaters, mga ka-farmers. Experience namin dito sa panglimang inahin namin, first time kasi nitong manganak, mga ka-farmers, nung una namin itong pinabulugan ay hindi siya nabuntis. So, naglandi siya
ulit mga ka-farmers. Kaya pinabulugan namin ulit at dun pa siya nabuntis. Mahirap kasi nating i-determine yung mga dumalagang baboy mga ka-farmers kung kailan sila nagsisimulang maglandi. Kaya kung napansin ninyo na ang inyong dumalagang baboy mga ka-farmers ay nagsimula ng maglandi, magbilang agad kayo at sa ikalawang araw dapat magsisimula na kayo sa pagpapabulog. At pagdating na ikatlong araw mga ka-farmers ay dapat gagawa kayo ng follow-up. Ito ay para makasiguro tayo mga ka-farmers na ang similya ng barako ay papasok talaga sa ovaries ng baboy at ma-fertilize. So make sure mga ka-farmers na kapag tayo ay nagpapabulog sa dumalagang baboy, gumawa talaga tayo ng follow-up. Dahil in case mga ka-farmers, yung similya sa unang pagkasta ay hindi nakapasok sa ovary or hindi nakasurvive, at least mga ka-farmers, merong kasunod na posibleng makasurvive na. At sa pagkain naman mga ka-farmers, dapat po pagkatapos pabulugan ng inyong inahin, ay pakaunti-kaunti na po ang pagkain na ibigay ninyo. Merong ibang mag-aalaga ng baboy mga ka-farmers or ng inahin na pagkatapos bulugan ng kanilang inahin, hindi nila pinapakain sa araw na yan. Pero dito sa amin mga ka-farmers, pinapakain lang po namin. Pero yung pinapakain namin is 500 grams po, bali sa isang araw. So, 500 grams per day lang po yung pinapakain namin sa inahin mga ka-farmers within 21 days. Then, kung napapansin namin na nabuntis na siya, so that's the time na mag-adjust na naman kami sa kanyang pagkain. Unti-unti na naming damihan ang kanyang pagkain mga ka-farmers para magbalik po yung pangangatawan ng inahin. Dapat kasi nating kontrolin ang pagkain ng baboy mga ka-farmers dahil itong feeds, mag-produce kasi ito ng heat sa katawan ng inahin at ang init ng katawan mga ka-farmers, yan po ang tutunaw sa similya ng barako. So, hindi po ma-fertilize yung egg mga ka-farmers dahil natutunaw lang po yung similya, that's why na maglalandi ulit ang ating inahin kahit hindi pa umabot ng 21 days. So, yan po ang dapat ninyong tandaan mga ka-farmers. Dapat kontrolin nyo po ang pagpapakain sa inyong inahin or sa inyong dumalagang baboy pagkatapos mabulugan mga ka-farmers. At huwag nyo pong kalimutan na bigyan ng maraming malinis na tubig ang inyong inahin para ma-cool down po yung katawan nila pag palagi silang umiinom ng tubig. Yung pag-control natin sa pagkain mga ka-farmers after mabulugan ang baboy natin ay applicable po yan sa barako at sa AI mga ka-farmers. Then pagkatapos mabulugan ng aming inahin mga ka-farmers ay gestating na po yung binibigay nating pagkain. Ito kasing gestating mga ka-farmers, hindi lang ito nagbibigay ng benepisyo sa inahin, kundi binibigyan din ito ng benepisyo ang mga buik sa sinapupunan ng inahin mga ka-farmers. Huwag din po natin kalimutan mga ka-farmers na magbigay ng vitamins at supplements dahil malaki po ang tulong na maibibigay nito sa pangangatawan ng ating inahin. So, sa pagpapaligo naman mga ka-farmers, kahit na isang oras pa ang nakalipas, simula ng mabulugan ang inahin namin, pinapaliguan namin yan agad mga ka-farmers. At wala naman kaming nakitang problema doon. So, continue pa rin yung ginagawa namin. Matagal na po namin itong ginagawa mga ka-farmers, simula pa po nung bago pa kami sa pag-iinahin. Ang purpose kasi namin dito mga ka-farmers ay para palaging fresh po yung pangangatawan ng ating inahin. So, para mawala po yung init ng kanilang katawan na posibleng tutunaw sa similya. So, yun lamang po mga ka-farmers ang dapat ninyong tandaan kung gusto ninyong maparami ang biik ng inyong inahin. So, yun lamang po ang mai-share ko for today's video mga ka-farmers. Sana ay palagi ninyong subaybayan ang channel natin sa pamamagitan ng pag-subscribe at mag-click sa bell button para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming videos na i-upload. Huwag niyo pong kalimutan na mag-like, comment at share para malaman din na iba nating mga ka-farmers. Ating tandaan na tayong mga farmers ay dapat madiskarte at masipag upang magtagumpay sa ating negosyo. Saka po ako po kababaihan, hindi po hadlang ang kasarian natin para gawin ang mag-farming. Layunin ko po na i-encourage kayo na mag-alaga na kahit na anumang hayop na pwedeng mapagkitaan. Maraming salamat po. God bless. Happy farming. Bye-bye.